Retired Commissioner Rowena Guanzon, naging usap-usapan na naman sa social media matapos naglabas ng komento sa kanyang Twitter laban sa aktor na si Ruben Padilla. Matatandaan na naging maugong ang pangalan ni Guanzon matapos itong magkalat ng kontrobersya sa di umano na antalang DQ case ni Bongbong Marcos Jr. na mayroong sabwatan da umano sa loob ng Comelec. Matapos nga ang pagretiro ni Guanzon bilang commissioner ng Comelec, kasabay nito ang usap-usapan na matitigil na din ang ingay at pang-ipal ni Guanzon. Pero hito na naman, hindi niya mapigilan at hindi rin niyang pinalagpas si Senator Aspirant Ruben Padilla matapos nitong pangalandakan at ipagsigawan na hindi niya ibubuto si Ruben Padilla dahil daw magiging kawawa lang ang ating bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribe and click the notification bell for more updates. Ruben Padilla hindi nakapagpigil at binuweltahan niya ang naging banat sa kanya. Ito'y matapos ang naging pahayag ng dating commissioner na si Rowena Guanzon laban sa aktor sa social media. Na ang sabi, hindi niya raw ibubuto ang aktor at maawa raw tayo sa Pilipinas. Anya, hindi ko ibubuto si Ruben Padilla. Maawa kayo sa Pilipinas. Ito'y kanyang naging tweet noong February 5. Bukod pa nga dito ay binahagi din ni Guanzon ang post kung saan nga ay ginamit ang Panginoon. Ang nakasaad sa post, Lord iligtas mo po kami kay Ruben Padilla. Tama na po yung sangkaterbang tanga na pinapaswildo namin sa Senado. Ipag-adya mo po kami sa lahat ng masama. Nag-ugat nga ang patutsada ni Guanzon matapos ang naging pahayag ni Ruben. Sabi sa unang post ni Ruben, kasama na talaga yan ang AJK, kasama na yan si Andres Bonifacio nga ang unang biktima ng AJK. Kasama na yan. Dahil nga dito ay hindi na nakatiis si Binoy na batikusin ang dating commissioner na si Rowena Guanzon. Saad pa ni Ruben, nakakatuwa naman ang retired Comelec official na ito na lumabag sa mismong mga patakaran ng korte at nag-iskandalo sa labas ng Comelec at siniraan ang kanyang pinagsilbihan ng ilang taon. Ito ang mga halimbawa na ng grandstanding. Tutal na ipinagyayabang po niyo. Kayo ay tunay na mataas ang pinag-aralan at mahusay magbasa ng ebidensya. Dagdag pa niya, abogado po kayo, sigurado maintindihan niyo ito. Basahin niyo po muna ang hawak naming ebidensya na si Supremo Andres Bonifacio ay biktima ng AJK kasama ang ilan pang miyembro ng katipunan bago kayo maglabas ng desisyon niyo na kami ang mga bobo. Hindi ko po hinihingi ang boto nyo, kung nais nyo po, panoorin po ninyo ito nang ma-educate po kayo sa kasaysayan ni Andres Bonifacio. Ito nga ang naging banat ni Ruben Padilla laban kay Guanzon dahil sa komento nito, tila pinagmukhang di alam si Ruben Padilla sa kabila ng kanyang hawak na ebidensya patungkol sa kasaysayan ni Bayani na si Andres Bonifacio. Tama naman si Ruben Padilla, pang grandstanding talaga si dating Commissioner Rowena Guanzon dahil una, naglabas ng kanyang dissenting opinion kung saan pabor siya na i-DQ si BBM. Kaya naman nahuli niya ang kiliti ng media. Dahil sa kaliwat ka ng pang-interview, daig pa ang artista at kandidatong walang ginagawa kundi magpabida sa media. Nagsimba pa nga ito na dala-dala naman ang madre. Kamera at mga media, sabay banat kang Bongbong Marcos at higit sa lahat, may pabilbod pa si Guanzon sa EDSA, daig pa ang tumatakbong kandidato sa ating bansa. May paslogan pa na ang nakasulat labanan ang mali, labanan ang masasama. Maganda sana ang slogan niya, kaso iba ang intensyon niya. Ayon nga sa mga taong bayan, halatang gusto niya lang pabagsakin si Bongbong Marcos at si Ruben Padilla, kaya sa dilawan kumapit para mas lumakas di umano ang kapit. Gayunpaman, sa kabila ng paninira ni Guanzon, meron pa ding good news dahil si Ruben Padilla sumama sa MNA Pride ni Mayor Inday Sara Duterte kung saan suportado ni Ruben Padilla si Mayor Inday Sara at kung ano ang paniniwala niya.
Dagdag pa ni Rubin, hindi siya tumatakbo para sa sariling interes lamang tulad ng ibang mga dilawan at pingklawan. Bagkus siya ay tumatakbo para sa pagkasenador dahil naniniwala siya sa unit team kung saan may pagkakaisa talagang malalabanan natin ang mga pangunahing problema sa ating bansa. At narito naman ang naging reaction at komento ng ilang netizen tungkol sa naging komento ni Guanzon kay Robin Padilla. Sa bagay bilang isang pribadong mamamayan, si Guanzon ay may karapatang magsalita. Pero mahalay sa isang dating commissioner ang bumigas ng mga ganyang paratang. Buti nga at nag-retire ka na, kung mananatili ka pa sa posisyon mo ay lalong nakakaawa ang bansa dahil kahit di ibinuto ng tao ay mananalo basta manok mo ang kandidato. Pakiramdam kasi nila, sila lang ang magagaling, sila lang ang may karapatang magpalakad ng bansa. Mahigit 3 dekada nilang hinawakan ang pagpapaikot sa bansa at hanggang sa maging lugmok tapos ang galing nilang magsabing maawa kayo sa bansa. Mahiya naman kayo sa sarili niyo. Dati nang kawawa ang Pilipinas, mga matalinong tao pa ang nakaupo, pero ano ang ginawa? Kurakot, mas lalong naging kawawa ang mahirap na tulad namin. Mag-isip kang mabuti bago mo husgahan si Robin Padilla. Ano naman ang iyong masasabi sa usaping ito? Mag-comment lamang sa baba at mag-subscribe na rin kung bago ka pa lang sa channel ko and click the notification bell para ma-update kayo sa iba ko pang mga video. Maraming salamat sa panonood.